Reserve Command or RESCOM, isa sa mga pangunahing support commands ng Hukbong Katihan. Ito ang unit na naatas ang mga siwa sa mga pagsasanay upang mapaiting ang kahandaan sa larangan ng pambansang depensa tulad ng Reserve Officers Training Corps o ROTC at Basic Citizens Military Training o BCMT. Sa pagkakaluklok ni Vice President Sara Duterte bilang kalihin ng kagawaran ng edukasyon, naging laman ng usapan ang pagpapanumbalik ng mandatory ROTC. So I hope that it will be included. Ang ROTC ay isang programang nagdalayong hikayatin, sanayin, ayusin at pakilusin ang mga mag-aral para sa pagiging handa sa pagserbisyo at pagdepensa sa bansa. Bilang ang paghahanda sa sakuna at pagbuo ng kapasidad para sa mga sitwasyong nag-uugnay sa panganib. Nagsimula ang programa sa bansa noon pang 1912 noong sinimulan ng Philippine Constabulary ang military instruction sa Universidad ng Pilipinas. Simula noon, naging malaking parte na sa kasaysayan ng bansa ang ROTC, lalo na noong World War II, noong nabuo ang Hunters ROTC Guerrillas para labanan ang mga mananakop na Hapon. Noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, ginawang mandatory ang ROTC para maging handa ang bansa kung sakali may digmaang nananamang magaganap. Subalit ginawa rin itong optional ng maisabatas ang NSTP Act of 2001 kung saan pwedeng pamilian ang tatlong programa para makapagtapos ng kolehiyo si WTS, LTS, at ROTC. Sa kasalukuyan, makikitang patuloy rin ang pagpapalakas ng Philippine Army Reserve Forces sa pamamagitan ng pag-recruit ng mga dekalidad ng mga puwersa para suportahan ang mga regular na unit ng militar. Sa pagkakataong ito, isinasagawa naman ng RESCOM ang BCMT na isang entry-level training course na kinakailangan pagdaanan ng isang mamamayan na magnanais na mapabilang sa reserve force ng bansa. Sa tinagal-tagal ng kasaysayan ng ROTC at BCMT sa bansa, marami nang nakinabang dito dahil hindi lang ang pagsasanay sa pakikipaglaban sa panahon ng digmaan ang layunin ng mga programang ito, nariyan ang paghuhubog ng disiplina sa individual para maging isang huwarang mamamayang Pilipino. Nariyan din ang paghahanda sa pag-responde sa mga natural disasters at mga kalamidad, pagsasanay sa pagdalapat ng first aid sa mga emergency at paghubog sa kabataan para magkaroon ng pagkukusang magserbisyo sa kapwa. Sa oras na magkaroon ng hayag na banta sa soberanya ng ating bansa, gano'n na nga ba kahanda ang ating Reserve Force na makilahok sa pagtatanggol ng ating bayan kung kailanganin man. Sapat na nga ba ang mga pagsasanay na ito para mapaiting ang ating kahandaan sa anumang sakuna o kaguluhang maaaring kaharapin ng ating bansa? Maliban sa ROTC at pagsali sa Reserve Force,
Force ng bansa, ano pa nga ba mga paraan para makatulong ang isang ordinaryong mamamayan para
and gentlemen, announcing the arrival of our keynote speaker, Colonel Ramil P. Anoyo, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, Commander, 4th Regional Community Defense Group, Research Command, Philippine Army, together with our Executive Officer, Major Ariel T. Mati, Infantry, Philippine Army, and Major Subal. Please remain standing for the singing of National Anthem, to be followed by invocation, to be led by Private Darwin G. Gomez, Infantry, Philippine Army. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, Diyos na sinatalan, alam ng puso sa dikit mo'y buhay. Upang hihirang, kuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sa nagatang tutok sa sibuy at sa langit ng pangraw, ay hinatang tugla. Please remain standing for the invocation. Let's put our mind in the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon na kami po ay nagtitipon sa isang event na ang lahat po ay masaya. Panginoon, panalangin at pinapasalamatan ko po ang ating butihing group commander na si Colonel Ramil B. Anoyo, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, sa palagi at patuloy na paggabay sa Team 4 RCDG, sa lahat ng tagumpay na natatamo ng unit, hindi lang sa ngayon, pati pa sa hinaharap. Panginoon, malugod ko rin pinapasalamatan ang ating mga bagong promote na personnel na siyang highlight sa event na ito, na naway pagpalain at palawakin pa ang kanilang kaisipan na ipagpatuloy ang magandang nagawa nila para sa unit, na manatili silang ehemplo sa lahat ng personnel sa paggawa ng mabuti para sa mas ikakaunlad pa ng unit natin. Sa lahat ng personnel ng 4RCDG, naway bigyan niyo po kami ng Panginoon ng lakas ng loob at sigasig. Nagampanan ng buong puso ang aming tungkulin, malinis na kaisipan na itaguyod ng naayon sa tama ang unit na mas ikaunlad pa nito. Ang lahat na ito ay aking dinadalangin sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. Please be seated. To our keynote speaker, Major Matic and Major Shubalcher, good. Our troops, dependents, stakeholders, and partners, ladies and gentlemen, good afternoon. Today, we are very much honored in welcoming you here at Headquarters 4th Regional Community Defense Group, Reserve Command Philippine Army, to witness these significant events as we conduct the donning of ranks to the newly promoted organic officer and enlisted personnel, jive with birthday celebration of 4th RCDG Troop with Colonel Ramil B. Anoyo, Infantry General Staff Corps, Philippine Army, as the keynote speaker.
It is truly believed that promotion is one of the highlights of achievements that everyone is aspiring for to boost the morale of our deserving officers and enlisted personnel in this unit. In line with this, we will now proceed to the donning of ranks proper. At this point, let us welcome our newly promoted personnel. And now may we call on First Lieutenant Jomar B. Martinez, Infantry Philippine Army, the Group Adjutant, for the reading of promotion orders. Republic of the Philippines, Department of National Defense, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. General Orders Number 304, dated 17 February 2023. Promotion. Pursuant to the provision of Section 7 of Republic Act Number 291, as amended in Section 16 and 17 of Republic Act Number 11709, Captain Myben M. Prima, ODAS 16230 Artillery Philippine Army, is promoted to the rank of Major, effective 01 December 2020. At this juncture, we request our keynote speaker, Colonel Ano Yusser, to don the ranks of our newly promoted officer, followed by enlisted personnel. Likewise, we would like also paragraph number 4, special orders number 3902, dated 22 December 2022, Master Sergeant Raul O. Milhan, 792020, Infantry Philippine Army, is promoted to the next permanent rank of Senior Master Sergeant, effective 21 December 2022. Pursuant to Special Orders Number 198, dated 30 January 2023, Sergeant Fabian P. Seneca, 872089 Armor Philippine Army, is promoted to the next permanent rank, Staff Sergeant, effective 01 December 2022. Pursuant to Special Order Number 212, dated 30 2023, Sergeant Edwin N. Carubillas, 490411 Infantry Philippine Army, is promoted to the next rank of Staff Sergeant, effective 01 December 2022. Pursuant to the paragraph number 2, special orders number 696, dated 16 February 2023, following name listed personnel is promoted to the next rank of private first class, effective February 2023. Private John Mark P. Mistoso, 959947, Infantry Philippine Army. Private Jaiban Mar C. Kabangbang, 956-9960, Infantry Philippine Army. Private Klim John F. Birondo, 959976, Infantry Philippine Army. Private Roda May M. Adolfo, 9096006, Infantry Philippine Army. And Private Nika S. Ligaya, 960661, Infantry Philippine Army. By order of Colonel Manzano, Official Romeo E. Cabanalan, Colonel, General Staff Corps, Ordnance Service Philippine Army, Acting Chief of Staff, signed, Esteban M. Jading Jr., Lieutenant Colonel, Adjutant General Service. Thank you very much to our keynote speaker. Once again, let us congratulate and give a round of applause to newly promoted officers and enlisted personnel for their well-deserved promotions. Please be seated. As we continue our program, we will now proceed to the recognition of our birthday celebrants. And please allow me to read the greetings, the warm greetings from our commander for the birthday celebrants. Dear Joel, Noel
Juice, Java, Rodame. The officer and men and women of this group joined me and my family in expressing our warmest greetings on the occasions of your natal day today. May the Almighty God in His infinite grace shower you with more birthdays and blessings in the years ahead. Consider today to be the end of another year of focused devotions and the start of a new commitment and demanding life. Once again, happy birthday to you. A warm greetings and signed by Ramil B. Anoyo, Colonel Infantry, General Staff Corps Philippine Army Commander. At this juncture, once again, we would like to request our keynote speaker, Colonel Anoyo, sir, to present our birthday celebration. But before our hands, please allow me to call the birthday celebrant, Technical Sergeant Joel P. Domider, 833-487, Private First Class Noel M. Melnes, 925-751, Infantry Philippine Army. Private Jews Ilyazar Magsipok, 974885, Infantry Philippine Army. Private First Class Jaymar Javamar C. Kabamba, 959960, Infantry Philippine Army. Private First Class Rodolfo May M. Adolfo, 960006, Infantry Philippine Army. At this juncture, once again, we would like to request our keynote speaker, Colonel Anoyo, sir, to be assisted by Major Matic and Major Shubal. Our celebrants are receiving a simple token from the officers and men of and women of Fort RCD. Likewise, the candle blowing. Once again, let us give a round of applause and send our warmest greetings to our birthday celebrants. Please be seated. As we continue with our program, of course, we cannot end this out without the guidance from our commander. And before we hear his message, let us all stand and warmly welcome our keynote speaker, no other than but our energetic and snappy commander of 4th Regional Community Defense Group, Colonel Ramil B. Anoyo, Infantry Philippine Army. Take seats. Nice kong batiin ang ilan sa mahalagang personalidad na naririto ngayong araw na to. Si Major Matic,
ang ating magiting na XO ng Court RCDG. Siyempre, narito rin si Major Shobal, ang 408 Director, Court RCDG. And si Major Castro, SDO ng 4th RCDG. And si Major Prima, parang hirap bigasin niya na nung Major Prima na yan. Nakaisa rin ako sa'yo. And si SM, si Master Mirhan, and doon sa mga personnel ng 4th RCDG, isang magandang hapon sa inyong lahat. Muli, nagkita uli tayo. Nagkikita naman tayo araw-araw, pero iba yung gathering natin ngayong araw na to. Kundi parangalan yung ating mga na-promotees, personnel ng ating 4th RCDG. Siguro naman sa isang mag-iisang taon na ako dito sa March 1, di ba? Sa isang taon na 'yon, palagi ko alam niyo na kung ano yung nabago at saka yung pilit kong gustong mangyari. Di ba? Anyway, congratulations dun sa mga na-promote. At ang promotion kasi hindi lang basta regalo. Responsibilidad dyan. So kung dati maoy ka, na-promote ka na, hindi ka na, bawas-bawasan mo na yon. So kung ano yung ranggo mo, ibagay mo yung ranggo mo dun sa magiging trabaho mo o kaya dun sa magiging role mo. Pahalagahan nyo yan kasi mahirap kunin yan. Kay ranggong mataas at saka mababa, parehas pa rin yan. May kanya-kanyang responsibilidad dyan. Kaya si Major Prima, bawas-bawasan yung sobra. Hindi ka na kapitan, major ka na ngayon. So susunod niyan, Lieutenant Colonel, then Colonel, and kung mag-general, bonus. Ang intent lang naman natin sa mga officers, eh maabot natin yung full colonel. Maliit na ambisyon, pero okay yun. Pero pag na-promote ka pa ng general, sobrang bonus na yon. Hindi lahat nagiging general, hindi lahat nagiging colonel. So, pangalagaan nyo yung ranggo nyo kahit na EP or officers. Malay nyo, sa inyo manggaling yung sergeant major pagdating ng araw. Di ba, SM? Sa mga private, dapat yan ang ano nyo, inspirasyon nyo para matupad nyo yung mga gusto nyong marating. And dun sa mga may kaarawan ngayong araw na to, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Siguro, tama na siguro mga 100 birthday ang abutin nyo. Siguro naman na puro robot na yung mga kasama nyo pagdating ng araw. No? And anyway, pagbutihin natin yung trabaho natin. So far, maganda yung feedback. Walang nagre-reklamong reservist. Walang nagre-reklamong personnel, organic. Pag, ano nyo, i-maintain nyo lang, pagbutihin natin yung bawat trabaho natin. Hindi ko mo mess sergeant ka o kaya cook ka, eh wala ka ng silbi sa unit. Ikaw nga yung nagpapakain sa tropa eh. Kahit lagyan mo ng laso niyan, ikaw pa rin ang may gawa nun, di ba? So, ibig sabihin, malaking bagay ka doon sa unit. Parang driver, huwag mo sasabihin driver ka lang. At ikaw ay maraming role kang nagagampanan sa trabaho ng 4th RCDG. Kung wala tayong driver, pala tayong makarating dun sa pupuntahan natin. So, pagbutihin natin. Lahat ng nasasakupan natin sa inyong mga role,
bilang member ng 4th RCDG, pagbutihin ninyo. Gamitin nyo yung imagination nyo para mapadali yung trabaho nyo, tsaka para makapag-adapt kayo para mapadali yung trabaho nyo. Hindi yung, ito yung ginagawa ng iba, ito lang ang gagawin ko. So, dapat kami kanya-kanya kayong diskarte. Hindi kailangang sundan mo yung sinundan mo. Basta ganito lang ang ginagawa. Dapat mayroong improvement. Dapat higitan mo yung sinundan mo at saka yung mga katrabaho mo para pagtiwalaan tayo pagdating ng araw, no? Okay ba? Siguro napapansin ng iba na maya't maya may socials tayo. Buti lang, rito naman yung 4-0 second band. Dapat dito maging 4th RCDG band na lang siguro ito, para hindi na natin na palaging hinahanap eh. Matagal nang gusto kong magkameron ng sariling banda dito sa 4th RCDG. Isang taon na. Simula pagkaupo ko, gusto kong mangyari na yun. Kaya lang, hindi ko alam kung anong, kung sino yung makakagawa nun. So, dapat tulungan niyo ako doon. And, nais kong ibalita sa inyo na marami tayong mga projects. Kung i-approve, okay. Kung hindi, okay rin. Diba? So, unang-una dyan, andyan yung barracks ng EP. Nais nating pagandahin yung barracks ng EP para conducive dun sa working environment natin. So, ibig sabihin, pag maganda na yung tirahan natin, wala nang dahilan para hindi gumanda yung trabaho natin, di ba? So, yan ang pilit natin inuuna. And so far, sa ngayon, itong mobilization center muna. And pag na-approve yung mga i-request natin, kasi ano to, 1 year in the making. Hope dapat noon, ano pa yun eh, supposedly noong mga Mayo pa ito bago mag-June, kaya lang ngayon lang na natapos lahat, so matagal eh, kahit naman ma-approve to, kahit na abuti ng isang taon, at least mayroon talagang mangyayari kung ma-approve. So far ngayon, mayroon tayong mobilization center. Andito naman si engineer. Si Engineer Dagondon. So, magagawa natin to. Anyway, kung mapapansin nyo, yung pondo niyan, hindi naman para doon talaga sa ano, hindi naman ganun kalaki ang pondo niyan. Pinagkakasya lang natin yan. Marami tayong mga kaibigan, kaya maraming nag-donate sa atin. Kita nyo naman kung anong ebidensya. Hindi natin tinatago yan. At mayroon namang taong responsible sa paghahawak ng POE nito. Takot ako dyan humawak, kaya ano yan, assurance yan na yung pondo ng RCDG talagang doon talaga napupunta. Hindi yan nakatago. Transparent tayo. Kahit magtanong kayo doon sa finance natin, sa SDO natin, open yan. Wala tayong inililihim dyan. Lahat ng para sa CDC, binibigay natin. Lahat ng para sa RRU, ibinibigay natin yan. Wala tayong kinukuha dyan. And ang nire-request ko nga lang, yung sa mga CDC, pagka yung sobra na yung poll nila, yun ang ating ginagamit dito. Pero yung para sa kanila,
At para dito sa unit, sa atin yan, kanya-kanya yan. O, di ba? Yung staff, ngayon lang siguro nakatikim ng, ano yan eh, yung mga panahong kani-kanina, yung mga isang taon na. Simula pag-upo ko, kailangan talaga yan. So, ang sukli nun, dapat yung kalidad naman ng trabaho natin, dapat iangat natin. Huwag tayong tumigil lang sa pag-maintain lang, kundi pataasin pa natin. Dati nga, pasando-sando nga kayo dito eh, nakatsinelas kayo, nag-uupisina kayo eh. Di ba? Pero simula nung sa akin, naka-uniform na kayo. Pero so far, wala naman ako nakikita ang lumang uniforme. Di ba? So, pagbutihin natin yan. Kung anong meron tayo, yun ang pinagkakasya natin. Kung may mga tampo kayo, kung ano man, sabihin nyo lang. Kung hindi nyo kayang sabihin diretso sa akin, adyan si First at saka si SM. Para mapagtulungan natin. Kung ano man magiging, kung ano man mga problema nyo. At mabilis naman tayo, flexible tayo sa lahat ng bagay. So far, wala naman ako nakikita ang negative feedback dun sa tropa natin. So, dapat maintain lang natin. Hindi naman siguro problema yung pag-uwi. Hindi naman siguro problema yung pag-schooling. Lahat yan na kung ano namang ni-request yung schooling, yun ang ginagawa natin. So, dapat pagbutihin natin. So, ngayon, yung ating ID system, ini-encourage natin lahat ng CDC na i-ano natin yung ano, ID system natin, i-implementa natin. Kasi tatagal na naman yung isang SIM. Baka wala na naman mangyari. So, bilis-bilisan natin yon. Hindi naman na araw-araw lagi ko kayong lagi ko naman kayong pina-follow up, kaya lang dapat meron na kayong initiative para gawin yon, no? Okay ba? So, pagpatuloy lang natin yung magandang ginagawa natin. So, and ngayong mga susunod, magkakameron tayo ng RRU Commanders Conference, yung ating ABP competition. So, and then siguro mga second SEM na yung ating presentation of sponsor, pati itong ating binibining lang kawal, tsaka yung Battle of the Band. Siguro mas maganda na ngayon ang mangyayari, di ba? Kasi ang ating experience nung sa dati, napapahiya yung mga CDC na hindi nagko-cooperate. So, hopefully, ngayong taon na to, mas maganda yung mangyari sa binibining lang kawal, sa singing contest, saka sa Battle of the Bands. May mga purpose kasi yung mga yan eh. Kung marunong lang ang CDC, i-expose nyo yung kanya-kanyang representative doon sa ROTC para dumami yung ROTC natin. I-propagate natin yan. Huwag nating itago. Yun ang purpose niyan eh. I-propagate ang ROTC sa buong nasasakupan nyo ng nila. Ano ba tayo? Naka-livestream ba tayo sa CDC? So, doon sa mga CDC, wala naman kayong ibang gagawin doon kundi yung trabaho nyo. Padamihin nyo yung sa ROTC tsaka reservice natin. And yung mga suwain, kung meron man, i-recommend na nating dalhin natin sa standby reserve. And kung may mga problema yung CDC, pwede naman nyo akong i-text. Pero kung sa level ng XO ay kaya niyang solvein, so sa kanya muna bago sa akin. Pero kung mas natatakot kayo doon sa XO nyo, eh diretso na sa akin. Ibig sabihin, kayang-kaya nyo ako. So siguro, hindi naman matagal bago tayo mag-socials. At alam niyo naman, kada socials natin, hindi lang basta video okay. So, ilimit lang natin yung ating tagay sa fellowship, yung kaya lang natin. Huwag kayong sosobra.
baka madala ako doon sa mga sosobra, eh, baka kung ano mangyari, ano? Okay ba? Doon sa mga na-promote, nagtampo ba kayo sa akin? Baka akala nyo, galit ako ha, hindi ako galit ha. Ano lang yun, lambing lang yun. Okay ba? So, yung mga projects natin, tulungan nyo, tulungan tayo. Ha? Yung gumagawa sa office, gawin nyo yung trabaho nyo. Yung gumagawa sa mga construction natin, gawin nyo rin ang tama. At para lahat tayo, pagka nagawa ito, meron ditong mga ilang kwartong magagawa. So, para sa inyo rin ito. Para hindi naman tayo maging kawawa doon sa kinilalagyan nating barracks sa ngayon. Pero hopefully, magawa itong EP barracks at saka itong officers barracks. Pagka na-approve to, di okay tayo lahat. Baka tigdadalawang kwarto tayo ngayon. Pwede tayong tigdadalawang kwarto. Hindi, biro lang ha. Ano natin, ipanalangin natin na ma-approve yun. Para rin dun sa, para sa inyo rin ito. And ang nakapila dyan, may project tayo dito na swimming pool. Para parang resort na itong RCDG, maganda na yung buhay ng RCDG. Hindi na dadayo sa malayo para makapag-swimming lang. So, marami tayong project. Lilipat yung beach chair doon sa kabila para medyo lumaki yung space ng parade ground natin para sa training. And medyo naiwan nga lang pagpapagawa nitong multi-purpose na to. Pero darating ang time na bubuhos naman natin dito kung anong makakaya natin dito sa multi-purpose na to. So, alagaan natin yung reservist na nakakatulong sa atin. No? Yung mga hindi, mga suwail, tanggalin na natin para lahat. Hindi na sila mahawa ng mga suwail na mga reservist natin. And ngayon pa lang, tsaka noon pa, nagpapasalamat ako dyan sa mga reservist na dedicated talaga sa trabaho. Kahit anong may tutulong nila, naririto sila. Maraming salamat sa inyo. Palakpakan niyo yung mga kasama natin reservist. Lalo na yung combo natin. Kada request natin, wala pa tayong tinatanggihan no, sa mga to eh. Sa mga request natin. Pero ang ano doon, on the other side, gumagaling sila. Kasi napapractice dito. Na-expose dito. Unlike nung una, talagang nagkakapaan pa sila. Parang dito sila nagpa-practice. Pero nung regular na nating kinukuha sila, aba, pwede nang pang TV mga to. Tsaka siya nga pala, wala dito si hindi nakarating si Gary Estrada, si Major Gary Estrada, pero naririto si Gary. Yan, nasa harap si Gary. Tayo ka nga, Gary. Yeah. Andito si Gary Leasing. Hindi na ko si Gary Estrada, si Gary Leasing na lang.
ang ni-request natin. So, yung mga low moral, magsabi lang kayo kay First kung sinong low moral. Ha? Narito yung mga yan para lalo kayong gawing low moral ni First. And with that, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Kung sino man magrereklamo, pag-usapan natin to. Dapat kung anong problema ng unit, kung anong magiging problema ng unit, unit muna ang magsusolusyon dito. Hindi dadalhin kung sa kani-kanino. So, para maiwasan yung ganan, usapan. Kailangan ng usapan. Communication. Para malaman natin kung anong problema niya, masolusyonan. And then, mag-okay uli. And with that, maraming salamat sa inyong lahat. Mag-enjoy tayo sa fellowship. Okay lang namang umabot ng madaling araw basta walang harm, walang kung ano man. Mag-enjoy lang tayo, ha? Enjoy. Pag sinabi mo mag-enjoy lang, huwag so sobra. Pagka yung alam nang magmamayo ka na, ay matulog ka na. Okay ba? At lalasingin kayo ni Gary mamaya. Naka-ready yan si Gary palagi. Anong Star Circle ka, Bats ba? Bats 69 ng Star Circle. And with that, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi, happy birthday, at saka congratulations doon sa mga na-promote. Thank you very much, sir, for your meaningful and motivational message to our troops. And before we end up this significant event today, we may request everyone to please all rise for the mass singing of Pilipinas Kong Mahal. And that concludes our program for this afternoon. We would like to request our keynote speaker together with Major Shobal and Major Matic, sir, for the photo opportunity with our newly promoted personnel. Thank you, sir. Okay, once again, thank you very much to our keynote speaker and our executive officers and their Major Shibal, to our newly promoted officer and enlisted personnel and the birthday celebrant. Congratulations to all of us.
special announcement in connection with our activities, we would like to